Minsan, sa buhay natin, may nakikilala tayong tahimik na tao. Yung taong hindi gaanong nagsasalita at hindi masyadong napapansin. Marahil sila ay isang kaibigan o isang miyembro ng pamilya. O marahil sila ay isang tao lamang na nakikita mo sa paligid ng iyong nasasakupan. O pwede din na baka ikaw yun. Ngunit sa kabila ng katotohanan na madalas na iniisip ng lipunan na ang pagiging maingay at maboka ay ang pinakamahusay na paraan upang magkaroon ng mga kaibigan at magtagumpay, habang ang pagiging tahimik ay madalas na tinuturing na walang kakayahan sa lipunan, marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa mga tahimik na tao kaysa sa iniisip mo. Tignan natin ang ilang kawili-wiling psychological na katotohanan tungkol sa mga tahimik na uri, upang mas maunawaan mo ang mga individual na ito at malaman ng isang bagay o dalawa tungkol sa iyong sarili. Number 1. Karamihan sa kanila ay hindi mahihiyain. Madaling ipagpalagay na ang isang tahimik na tao ay mahihiyain. At bagamat minsan ito ay totoo, hindi ito palaging nangyayari. Ang mga tahimik na tao ay hindi gustong makatawag ng pansin sa kanilang sarili. Yun ay sigurado. Maaari pa nga silang gumawa ng paraan upang maiwasan ang pagiging sentro ng atensyon. Pero hindi ibig sabihin na nahihiya sila. Maaari silang maging palakaibigan, makihalibilo ng maayos, at masiyahan sa pakikipag-usap sa iba na komportable sila. Bagaman mas gusto nilang magsabi ng kaunti at mas makinig, ang mga tahimik na tao ay maaaring maraming iniisip sa kanilang mga ulo. Ngunit hindi sila palaging komportableng ibinabahagi ang kanilang mga iniisip o nararamdaman. Number 2. Sila ay sobrang loyal. Ang mga tahimik ay ayaw ng pagiging mababaw para lang magkaroon ng maraming kaibigan. Mas gusto nila ang kalidad kaysa sa dami. Kaya ang paglapit sa kanila ay maaring nangangailangan talagang mag-effort dahil ang kanilang tiwala ay pinaghihirapan. Kakaunti lamang ang mga tunay na kaibigan na tunay nilang makakasama. Kaya kapag naging close kayo, yan ay big deal. Sa katunayan, ang katapatan ay isa sa kanilang mga pangunahing halaga. Marunong din silang magtago ng mga sikreto at mananatiling totoo sa'yo. Number 3. Hindi sila galit o depressed. Ang mga tahimik na individual ay madalas na hindi nauunawaan at binibigyang kahulugan ng iba bilang galit o nalulumbay. Bagamat maaaring totoo ito para sa ilang tao, hindi naman ito totoo para sa lahat ng tahimik na tao. Dahil mas introvert sila at napapagod sa mga social na pakikipag-ugnayan, maaaring kailanganin lang nilang lumayo sa karamihan, saglit, at i-recharge ang kanilang mga baterya sa pamamagitan ng pagiging mag-isa. Talagang nasisihan silang gumugol ng oras sa kanilang sarili upang makapag-isip-isip sila sa buhay at matuto mula sa mga nakaraang karanasan nang hindi kailangang ipaliwanag ang kanilang mga sarili o ipagtanggol ang kanilang mga desisyon. Number 4. Kadalasan sila ay napaka-sensitive at empathetic. Maaaring mabigla kang malaman na ang mga tao na to ay mas malamang na maging sensitibo at nakikiramay kaysa sa kanilang mga maingay na mga katapat. Ito ay dahil mas nagkakaroon sila ng malakas na emotional na tugon sa mga bagay. Maaari silang umiyak sa mga malulungkot na pelikula o mas madaling magalit. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na mas hilig nilang kumilos sa galit o madaling masaktan sa mga salita ng ibang tao. Mas alam nila ang kanilang sariling damdamin kaysa sa mga nakapaligid sa kanila. Ang mga tahimik na tao ay mayroon ding kakayahan na ilagay ang kanilang sarili sa kalagayan ng ibang tao at maunawaan ang kanilang mga damdamin, emosyon, pati na rin ang pag-uugnay sa pamamagitan ng mga ibinabahaging karanasan. Number 5. Hindi sila nababagot. Ang mga taong tahimik ay bihirang mainip. Maaring may iniisip sila na maaring maging kawili-wili para sa kanila. O maaring nag-i-enjoy sila sa katahimikan at tumutuon sa kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid. At dahil sila ay mga aktibong tagapakinig, maaari rin nilang binibigyang pansin ang isang pag-uusap o kaganapan nang hindi na kailangang tumalon kaagad.
Bukod ba rito, ang mas tahimik na mga individual ay nagiging masigla at nakapokus mula sa mga aktibidad. Meron din silang mayaman na pansariling buhay, kaya hindi nila kailangang punan ito ng panlabas na pagpapasigla upang makaramdam ng kasiyahan. Number 6. Mas pasensyoso sila. Ang mga taong tahimik ay kadalasang matiisin kaysa sa mga maingay o madaldal. Kapag naganap ang isang sitwasyon, mas malamang na hintayin nila itong ma-develop bago magkaroon ng opinyon o paraan ng pagkilos. Ang pasensya na ito ay nakaugat sa kanilang mga kakayahan na tumuon sa kasalukuyang sandali at harapin ng isang bagay sa isang pagkakataon. Ang mas tahimik na mga tao ay hindi nagmamadali sa mga bagong karanasan na tumutulong sa kanila na mas magkaroon ng kamalayan sa kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid sa sandaling ito, sa halip na mahuli sa kanilang mga iniisip tungkol sa nakaraan o hinaharap. Bilang isang resulta, meron silang higit na pasensya pagdating sa pagharap sa mga sitwasyon. Mas maliit ang posibilidad na gumawa sila ng mabilis na paghuhusga o pagpapasya batay lang sa isang emosyonal na tugon. At number 7, sila ay mapagmasid at may good memory. Ang mga tahimik na tao ay may kakayahan sa pagpuna sa mga detalye at pag-alala sa mga maliliit na bagay. Ito ay dahil binibigyang pansin nila ang kanilang paligid, nagmamasid ng mabuti, at nakikinig ng mabuti. Madalas nilang naaalala ang sinasabi at ginagawa ng iba, at mabilis nilang naaalala ang impormasyong ito. Ang mas tahimik na mga tao ay mahusay ding mga problem solver, dahil gumugugol sila ng mas maraming oras sa pagsusuri ng mga sitwasyon bago magpasya kung anong aksyon ang susunod na dapat gawin. As you can see, maraming lalim at komplikado ang mga tahimik na tao. At lahat tayo ay maaaring makinabang sa pag-aaral tungkol sa kanila, sa halip na husgahan sila. Sa susunod na makasama mo ang isang taong mukhang mahinhin at tahimik, tandaan na maaaring mahigit pa sa kanilang personalidad kaysa sa nakikita ng mata. Comment nyo naman sa baba mga naranasan nyo. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din. Nga pala, alam mo ba ang mga paniniwala ng mga taong pinalaki ng isang narcissist na magulang? Panoorin mo sa video na to. Salamat!